aga sa ngayon ay wala pa tayo nakuhang impormasyon kung dadalo ang dating presidente. Pero noong nakaraang pagdinig, noong December 4, 2023, ay inatasan ng Quezon City Prosecutor ng affidavit kaugnay sa mga reklamong grave threats na isinamba ni Acting Church Partner's Representative Franz Castro. Alamin natin aga kung ano yung magiging laman ng kontra sa laysay ng dating presidente kung sila ay magsusumite. Ayon naman kay Representative Castro, wala nang dahilan ang dating Pangulo na hindi humarap sa piskalya. Dapat anyang igalang ito ang proseso ng batas. Dagdag pa nito, sapat na ang panahon na ibinigay ng prosecutor para makasagot sa reklamo. Kung matapang siyang nagbabanta sa ating mga sa akin, sa ating mga ibang mga kababayan at doon sa ginawa niyang ginawa niya doon sa drug war niya, dapat harapin niya rin. Ang hindi na siya presidente, kaya dapat harapin niya rin yung kaso. Noong December 4 ay naghain din ng supplemental complaint affidavit ang mambabatas dahil sa panibago manong pagbabanta sa kanyang buhay ng dating punong ekutibo sa kanyang programa sa SMNI Nagikan sa Masa para sa Masa. Sinabi ng abogado ni Castro na huling pagdinig na mamaya at pagkatapos ay naasahang maglalabas na ng resolusyon ang piskalya sa reklamo. Ayon naman sa naunang pahayag ni dating presidential spokesman na abogado ng dating Pangulo na si Attorney Harry Roque, sasagutin nila ang reklamo sa takdang panahon. Ay, naasahan din natin mamaya na magkakaroon na muli ng rally dyan sa harap ng Quezon City Prosecutor's Office. Itong mga supporter ni Acting Church Party List Representative Franz Castro. At wala pa lang tayong impormasyon kung darating din yung mga supporter naman ng dating Pangulo dahil noong nakaraang pagdinigaga ay kumbaga nagpang-abot, nandoon sabay-sabay na nagkaroon ng kilos sa protesta itong mga supporter ng dating Pangulo at ganyan ni Castro sa Quezon City Prosecutor's Office. Yan mo nating update. Balik sa iyo agad. Maraming salamat, Dante Amento.